Hello po sa inyo. Today's video, share ko sa inyo kung paano gamitin ang parental control ng Globe at Home Fiber. So, naisipan ko lang na share. Siguro mayroon ng nakakagawa. Pero, although para kasing ano na to eh, ang parental control ngayon is parang irrelevant, lalo na sa mga home routers, mga ganun. Kasi parang napaka-limited kasi itong parental control, lalo na sa kuan, blocking of websites. Kasi hindi siya masyadong effective, lalo na ngayon. Halos lahat ng tao gumagamit na ng kuan, ng mobile app, mobile mga gadgets, ganun. Mas mahirap kasi yun i-block kasi hindi natin alam ang mga link o URL or DNS, yung mga server na ginagamit ng isang website o application. Hindi katulad dito ng ano, ng browser like Facebook, nakikita natin agad kahit sa browser nga eh. Ito nga minsan i-block natin siya, pero hindi pa rin totally ma-block, lalo na itong Facebook kasi parang marami siyang sub DNS. Like kung i-block natin to, na-open pa rin, no? Lalo na sa mobile cellphone kasi hindi natin alam ang kan URL na ganito. Kasi wala naman nakikita sa mga mobile app. Okay, pero sa internet may nasa-search natin yung mga link na pwede i-block. Pero pala pwede ma-block natin ngayon, minsan naman hindi na. Kasi parang napakaraming ano, IP address o DNS server ang Facebook. Like i-block mo itong halimbawa itong DNS server ngayon, parang automatic siya, nagpo-call ng ibang DNS server pag nabablock siya. Parang ganun yung observation ko sa kuan, sa mga mobile app, lalo na sa Facebook. Ang YouTube din, like itong Facebook na to, ganyan. Ito yung pinaka main na ano niya, na domain. Pero sa likod nito, marami siyang mga link pa o DNS server, like nag-handle ng kuan, nag-handle ng mga videos, yung mga post na yan, iba-iba na yan. So kung gusto natin totally i-block yan or i-limit natin, halimbawa itong video lang ay gusto natin na hindi natin ipi-play yung video, so i-block natin yung certain DNS na yan. So kaso hindi naman sinishare ng Facebook yan. Yun. So yung iba nakukuha nila sa forum. Mag-re-research ka pa. Kaya medyo mahirap na siya ngayon. Parang impractical talaga siya. So maliban na lang kung medyo advanced ano natin, advanced user tayo, meron tayong pang-monitor sa traffic, nakikita natin yung lahat ng website, mga DNS name, DNS server na dumadaan sa network natin. So kaso yung iba nga hindi nila nagagawa, nakakalusot, especially pa rin sa doon sa mobile app. So ang parental control talaga parang limited lang siya sa mga browser gaya nito. Kung sa cellphone naman, browser din kaya na i-block, pero pagdating sa mobile app mahirap. So siguro later magbibigay ako ng, meron ako mga link dito, listahan, nakita ko to sa internet, may nag-share. Pero
ang sabi doon, hindi gumagana pa rin. So meron ding meron lang ano like sa dito sa ano niya sa home, nakikita pa rin doon sa ano na may connected pa rin siya. May mga videos pa rin, mga updates sa friend lumalabas, pero pag puntahan mo yung profile mo diyan sa application, hindi mo niya ma-access. Okay? So yun lang naman explain ko, kasi magtaka kayo, baka ayun, hindi rin gumagana sa inyo. Okay, sige, umpisa na natin. Try natin. So, login lang tayo. Punta tayo sa advanced configuration and then security and then parental control. So, yung so, ayun na guys. Dito, under sa parental control, mayroon tayong tatlong tab. May overview, may template, and statistics. So, ang overview, dito tayo mag-create ng template. Ito, may ginawa na ako dito. So, dito ka dito natin isi-select yung, ano, yung mga gadgets, yung mobile or PC, laptop na gusto natin i-limit or i-block. Okay? So sa template naman, ito yung template ng ano yung condition ng blacklist mo. So ayun. Dalawa lang naman to guys, ang template is may blacklist at saka isang ano ang whitelist. Siguro focus muna tayo sa blacklist para hindi masyadong tataas yung video natin ngayon. Tapos yung statistics naman, ano lang to, monitoring lang sa mga template mo yung mga URL na na-intercept niya. So nilalagay niya dito. So malalaman natin na gumagana yung ano niyo, template blacklist. Mayroong number dito, mag-increment yan every time na yung gadget na binablock niyo gumagamit siya sa internet. Okay, so yan, nag-update yan every time mo refresh ka. Okay, so delete ko muna to kasi may pinisting ako. Umpisa tayo, so umpisa. Nga pala, hindi natin ma-delete guys kasi ang template na to ginagamit na ng ano ko, ng laptop. So delete ko muna to. Ay, delete ko muna. Then saka ko i-delete dito sa template. Okay? So wala na siya. So pinakauna guys, so need ka gumawa ng template muna. So ayun, like ito, template name, pangalanan ko lang, ganyan, at saka template validation. Ibig sabihin nito kung kailan maging valid yung blacklist template mo. Okay? So, for example lang guys, nag-umpisa siya noong October, ngayong taon na to, tapos ang expiration niya, hanggang 31 lang. So, halimbawa, nag-block ako ng isang device or isang website, gagana lang siya hanggang October 31. So, pagka November, ayun, wala na. Invalid na yung template na ginawa mo dito. So, after that, next lang natin. Then, specify the allowed network surfing. So, ibig sabihin ito guys, ito yung time na i-allow natin yung browsing ng ano ng laptop mo. Okay? So for example, example mobile ng ano mo, anak mo. So i-allow lang natin sila na maka-connect sa internet ng mga after class nila, siguro alas 6 ng gabi up to
10 p.m. mga ganon. So input natin dito manually. Kung alas ayos, ano yan, 1800, yan alas ayos, kung alas 10 hanggang alas 10 ng gabi. For example, ganyan. So, pag ganitong setup guys, alas hanggang alas 10, tapos makakagamit ka ng internet, alas 6 hanggang alas 10 lang talaga. Sa computer ko, if titingnan nyo, 1046 na siya ng gabi. Okay, so ibig sabihin yan, pag itong laptop natin ang gawin natin example as blacklist, hindi na ako magkakaroon ng internet niyan. Okay, so dito na lang, sa dito man sa repeat, pwede tayo mag-select ng days lang. Okay, so halimbawa, i-repeat lang natin siya buong ano, linggo, pabalik-balik. Okay, so pwede rin natin gawin na ipagamit natin siya ng Sunday at saka Saturday lang. Weekdays hindi pwede. Yan, check natin yan. Okay, so ayun, so in this example, i-repeat natin siya everyday. Okay, apply lang. And then next, mga URL naman. Okay, so specify the URL list that a user is allowed or prohibited to access. So, ibig sabihin dito guys, so dito natin makikita yung filter mode pala, blacklist at saka whitelist. So ang blacklist, lahat ng mga URL na nilalagay mo dito, totally black talaga yan. Okay, totally black meaning pag nakalagay dyan, hindi na yan ma-access yan. Okay, sample tayo. Example natin siguro Facebook. Yan. Isa lang Facebook. Siguro YouTube na rin. Lagay natin. So, YouTube.com. Ayan, meron tayong dalawang blacklist na website, YouTube at saka Facebook. So, finish lang guys. So, nakakreate na tayo ng isang template. Balik naman tayo sa overview. Sa overview naman guys, pag-click mo ng new, lahat ng mga device na connected sa network or wifi, nandito nakalista yon. So, ayun. Sa iba kong video guys, nag-discuss ako kung paano natin kukuhanin yung IP address at saka MAC address ng mobile cellphone natin at saka sa laptop. So in this video, ang i-example ko na i-blacklist natin is ito mismo ang ginagamit ko na laptop. Tapos alam ko na ang IP address niya guys, ito. Okay, so pangalanan natin, device description. So lagay ko my laptop. Okay, so kung hindi tayo sigurado guys kung ano yung IP address or MAC, like sa mobile, siguro ilalagay ko lang sa description below kung paano natin makukuha yung IP address or MAC ng mobile. Meron ako isang video dun. Okay, kung sa laptop naman, kung medyo marunong ka dito, open mo tong CMD command. Type mo CMD, then type mo ang IP config. Ayan, kung naka wireless ka, yan, hanapin mo tong wireless, then yan yung ano niya, yung IP address niya. Yan. Okay, ito na siya, laptop. Okay, ayan, 100. Yan,
Okay, so okay natin. Yan, meron na tayong blacklist isa. Kanina nabanggit natin na maglalag dito ng number of times na na-intercept niya. So, meron siya nakalagay. Siguro gumagana. So, yan. Testing natin, guys. Minsan lang ito pag nag-refresh ka sa isang website. Parang, yan. Ayan. Hindi na siya nag-load. Yung iba lang nandyan pa kasi ano siya, parang naka-cache sa tawag ka? Naka-cache sa computer. Ayan. Lumabas siya sa something went wrong. Okay. Ang YouTube pala. Okay. Binlock din natin ang YouTube eh. Yan, wala na ang YouTube. Itong Facebook, sa tingin ko nakakash pa ito. Ito guys na yan. Yan, YouTube natin wala na. Facebook, tama ba? Ito yung Facebook guys, parang mysterious siya kasi yun nga binablock natin, minsan parang nakaka-access siya dahil marami siyang DNS para ang Facebook na alam niya kung binablock siya, maghahanap siya ng panibagong DNS na hindi block. Wala na to guys, medyo matagal lang mag-react sa Facebook siguro. Dahil halos lahat na pag-cash. Refresh. Ayan. So ayan, hindi na sila mag-load. Ibig sabihin guys, gumagana na all ito. Ayan. Gumagana yan. So i-try na tayo disable. Kung medyo matagal guys, siguro ano din, hintayin na lang natin. Ayan, hindi na siya nag-load. So, ang iba, meron akong Yahoo, meron akong WhatsApp. Yan. So, try natin Google. Hindi naman nakablock si Google. Non-DB. Try natin. Ayan. So, pwede tayo makabrowse ng ibang, ano, ng ibang website. So, si YouTube, at saka si Facebook, wala. Kasi naka-block siya dito. Okay? So, i-time na natin i-disable. I-uncheck lang natin to. Then, yan. Try natin i-refresh. Kung gumagana sa Facebook, yun, gumana na. YouTube. Gumana na rin. So, yun lang guys. Minsan din napansin ko to dito kay Globe. Ano siya? Naglalag. Naglalagyan. Okay.
So, yun guys. Nga pala, huwag kalimutan subscribe to channel. Ano pa ba? So, yun lang yata ang i-discuss ko eh. Nga pala guys, para i-prove ko sa inyo na yung nabanggit ko sa inyo na ang Facebook hindi lang gumagamit ng isang DNS, hindi lang ito. Sa background marami yan kasi iba-ibang server dito, siguro sa chat, iba sa chat, okay, iba sa chat, iba sa marketplace, iba ang handler sa picture, yan. For sure, kaya meron tayong link na ganito, may nabasa ko. Yan mga ganyan. Yan, may mga ano yan, ang iba sa kung ano yan. Picture, video, yan. Iba yan. Kaya need natin ilagay tayo. Ilagay ko sa description guys. Baka gumagana pa yung iba dyan. And then, may nabasa din ako sa forum na hindi lang ang mga DNS na yan meron si Facebook, marami. So, at saka nagre-renew siya pabago-bago palagi. So, yun nga, pag na-block natin siya ngayon, posible gagana naman siya bukas. Okay? So, yun pala gusto ko i-probe sa inyo na si YouTube, kay Google din to, di ba? So, lahat ng mga yan, may mga iba-ibang DNS handler yan. So, try natin in-enable ulit. Ayan, si YouTube, naka-ano yan, naka-block. Okay? Naka-block yan dito. Si YouTube. So, refresh natin. Ayan, naglo-loading siya. Okay. So, sa email ko, punta tayo. Kita niyo itong, ano dito guys, itong chat at saka group namin. Pag i-refresh natin, mawawala yan. Maglo-load na lang. Ayan, wala na. Pero ang ibang, ang email, ang inbox, yan, nagagamit pa yung ibang folder dyan. Okay? Nagagamit pa yung dyan. Siguro, pwede ka pa mag-compose ng email. Okay? Yan. Yan, pwede ka magbasa. Okay? Isa lang company si, ano, si Gmail at saka si YouTube. Oh, kita niyo to. Nag-loading-loading siya. Wala naman tayong block sa binlock sa YouTube o sa Gmail. Pero bakit siya affected? Tingnan niyo mga link. YouTube lang yan. Diba? Wala nang iba. Okay? So, ibig sabihin yan, iba ang DNS ang mahawak nito. At saka iba din dito sa mga inbox natin at saka ibang folder. Okay? So, isa yan sa mga classic example na hindi lang si Facebook ang gumagamit ng iba't ibang server or DNS sa isang website nila. So, halos lahat na ngayon. Okay? So, yan, nag-loading-loading siya. I-unblock natin si YouTube. Siguro, i-delete natin dito. Okay? Ayan, nag-loading-loading pa siya. Pero, gumagana pa yan ha. Delete natin. So, wala na si YouTube dyan. I-refresh natin kung magiging okay na to dito. Refresh pa. Okay, hindi pa nag-take effect.
Matagal. Ah, mayroon pa pala guys. Oh. Dalawa pala. Nasa second page. Ito i-delete natin. Dalawa pala nilagay ko. Yun. Iba. Gumana na. So, ibig sabihin, iba ang DNS dito sa inbox. Iba ang mahawak dyan dito sa chat. Chat group namin. Ayan. Iba din yan. So, na-approve natin yan. So, ganun din sa Facebook. Kung mag-research kayo, marami siyang link. Marami siyang link kung gusto nyo i-block. Pero, yun. Hindi pa rin siya gumagana lahat. Dahil nga, dahil sa daming DNS na gamit ang Facebook. Tsaka, hindi natin alam, pabago-bago daw kasi. Okay? So, I think, yan lang naman guys. Ang mobile app na testing ko pala nung dati, itong mga link na to, ayan, ilagay, i-add nyo lang lahat doon, pero ganun pa rin, gumagana siya. Gumagana siya, pero merong ibang features na nabablock niya gamit ang mga link na to. Pero hindi lahat.